kumusta ang Pepito Manaloto? Kumusta ang inyong kapitbahay ka, Kitita Nova, di ba? Yes. Kumusta? How are you doing your roles bilang mga kasama sa bahay? Well, I think... Anong klase ka, baby? Ako yung pinakamatapang, slightly masungit. Matalas ang pandinig. Matalas ang pandinig. At hindi pwede itong mawala eh. Chismosa. Totoo yan. Okay. So yun si baby. Okay. Diyana si Mary naman, si Maria. Si Maria naman, talagang matalino naman talaga siya. Sabi? Hindi lang talaga siya magets. Yun talaga yun. May mga utos lang talaga na palpak si Ma'am at Sir. Sila ang may kasalanan. Sila po. Alam mo ba, nakikinig si Ma'am at saka si Sir. Ma'am, Sir, thank you po. Hello po. So, hindi problema ni Maria talaga yun? Hindi po. Talagang yung understanding niya, iba dun sa understanding ng utos. Uy, wow! Kaya mo na, mag-English ako kay Tito Boy. Okay. So, ganun siya. Pero, dito sa Pepito pamilya talaga. Talagang yes, yun yung na-build namin ng samahan talaga. Si Berta naman, ang kapitbahay. Ang kapitbahay, walang emotion, walang sahot, wala masyado respeto. Hindi, sa amo. Hindi, kasambahay din eh. Yeah, kasambahay. Pero wala nang emosyon. Oo. Paano lang? May tawa ko ah. May tawa ko. At medyo nakaka-recover na sa Pepito. May mga lapses lang. So, makikita nyo yun. Okay. Si Bitoy, Michael V., was a co-actor for a long time. Yes. And then I think over a year ago, naging director. Yes. Tama? Yes. Kumusta yon? Kumusta? Kumusta siya bilang co-actor at kumusta siya ngayon bilang director? Sa akin kasi malaking transition yun, Tito Boy. Kasi actually, in-open up ko yun kay nanay mo, naalala mo. Sabi ko, nahihiya ako tawagin si Kuya Bitoy ng direct. Okay. Parang syempre for the longest time na since 2010, parang nasanay ako na kuya yung tawag ko sa kanya. Aww. So may times na ay direct kuya yung so ganun yung pero grabe sobrang bilib at saludo ako sa kanya sa pagiging multitasking niya na even editing nakafocus siya ganun niya ka-love yung craft niya and at the same time yung sa show sa Pepito Manaloto. That's what you call commitment, yes. Diba? Exactly. Ako naisip ko na thank God naman nagawa namin to lahat ah kasi kay Bitoy minsan naaawa kasi multitasking na siya yes, eh. Minsan totoo. Actor, director, creative director right. Minsan nagsusulat pa yan there was a time na talagang sobrang ano ako sa kanya, idol na idol yung dating. Mm. Alam mong nakita ko pa siyang nagsusulat ng jute board. Nag-notes. Nag-notes siya. Yung gano'n. So parang para sa akin, naiisip ko parang kailangan ma-take one lang kami, take two. Mm. Kasi it will take up more time para sa kanya tsaka sa buong staff yung gano'n kasi malaking help yun magmula nung mawala si Direct Bird pero sobrang wala fan, idol, wala akong masabi grabe tong taong to Jenica. Nakakabilib siya eh. Mm-hmm. Kasi everything, kahit sa creating kasama naman, sa creative kasama rin siya eh. So, he's really now in charge of the whole show na talaga, kumbaga, di ba? Yes. And then, ako minsan, nung nalaman ko yon kasi si Direct Bird, ka-jive ko din talaga. So, kahit minsan sumablay ako, carry lang. Mm-hmm. Kay Kuya Bitoy, sabi ko, oh my medyo God. May pressure. May pressure. Ayoko naman yung, ano, mainis siya, yung cause of delay ka, kumbaga. Pero wala pa rin saka pressure. Saka magaling si Bitoy, kasi, Tito Boy, nasa set aside niya yung pag co-actor namin siya on the set, yes. He's an actor. Very professional. Pag director siya, yun, iba naman yun. Ako may karanasan, kasi I guested on Bubble Gang, no? Ang husay mo doon. Napanood ko yung Tito Boy. Maraming salamat. Gusto ko pero, ilakad, magkontrabida ka. Correct. Kailangan. Pero pag nagdi-direct si Bitoy, seryoso. Opo. Yes, yes. So dito. Okay. Lakad ka dito. Pakilang ang camera. Di ba? Ganun yes. Siya. Opo. As a co-actor, pag nag-shift, iba. Opo. Yes. Kabilib, no? Yes. Yung dedication niya, yung commitment, siguro nagkahawa-hawa kami lahat dahil sa ganung attitude na meron siya. Pag ganun ang kasama mo. Kumusta ang buhay sa set? Masaya. Sobra. Sino ang madalas magdala ng pagkain? Ito. Sana. Oh. Actually, napag-uusapan. Before pa niyan, Tito Boy, laging ang usapan nung before pandemic na lang. Napapatlak kami. Nagpapatlak kami lagi. Okay. So, lunch, talagang it's a must na may na lahat po right. Kakain. Hindi lang po yung kami. Cast.
pati even staff. Sino na, ang laging tulog? Eto. Yes. Nakatulog ka talaga. Ay, Tito Boy, kasi ano po, ever since yung nagsimula ako, ang sa akin yung tulog, ano, mas masarap ang tulog kapag nasa trabaho. Talaga? Marami racket to. Marami ka kasi racket.